What's up guys, it's Asiatic. Welcome back sa channel ko. Kahapon lumabas yung Yeezy 380 Onyx. So I decided to pull the trigger and cop it. Dahil naghahanap ako ng black shoe lalo na sa winter. Pagdating sa winter, I like the dark colorways. So dumating na siya ngayon. So let's unbox it and see what you guys think. And let's go! So eto na yung box guys. So nakap ko to sa Adidas as you can see with the box. Lumabas lang siya kahapon November 28, 2020. Sunday ngayon, hindi ko in-expect na i-deliver nila agad. Kaninang umaga pa siya nandito, ngayon hapon na. I bought it on the Adidas app. Super quick and easy, lalo na kung malapit lang kayo sa isang Adidas store. Got the name, address, and let's open the box guys. Your receipt, label, kung nag-decide ka na, you change your mind, nandun yun. Ito siya guys, 380. This is the first time na magkaroon ako ng 380, so excited ako na tingnan siya. The silhouette and everything, kung bagay ba siya sa akin. Let's open it up. These are the shoes guys, fresh out of the box. Meron siyang extra laces. Nakita ko na yung mga ibang colorways dati, pero hindi ako interesado. Interesado lang ako sa black colorway. Interesado lang ako sa black colorway. Damn. What do I think about this? This is pretty sick, guys. What you guys think? Alisin natin to kasi... Okay, guys. What you guys think of the shoe? To be honest, super astig siya, man. Kala ko magiging dark lang siya, black lang siya. So kung makikita mo, kung mapofocus mo yung mata mo, hindi siya all black. I like this kind of sole as well. Para siyang malagam sole siya na konti. I'm really a big fan pagdating sa mga gum sole na mga shoes. Meron siyang Boost technology underneath. As you can see, it's white and then gum sole. I like smelling shoes, man. Do you like smelling your shoes? Lalo na pag bago sila. Super, super bango nila, man. Yung, alam mo yung galing sa factory. Meron siyang iba-ibang hints. Parang may purple siya, grayish tone. Tapos may black, grayish. So it's kinda interesting pag tinignan mo siya. Pati yung pattern niya, very interesting siya. At saka para siyang may pagka 350 din yung hugis niya. And I like this kinda like sack line looking shoes. Kasi molds on the feet. And it's amazing guys, what do you guys think? Meron siyang black infinity laces. So apparently yung mga laces na to, hindi mo siya maaalis. Kung gusto mo siyang alisin, kailangan mo siyang guntingin dito. So that's why they decided to have like the normal laces. Oops, damn, I'm a bit clumsy. Kung gusto nyong alisin to, you just cut it. Never pa ako nagkaroon ng infinity laces. So yeah, there's nothing much to it. It's a black shoe, a Yeezy 380. Kung napapansin nyo sa mga resale value, yung 380 hindi siya masyadong sikat. Underrated shoe siya. Maraming mga shoes na lumabas na 380 na hindi sila mataas pagdating sa resale value. Dinidecide yung bumili nito para i-resell. I don't think guys na magkakaroon kayo ng malaking profit. Susubukan ko siya mamaya and then see if I like it and I decide. But like I said, I've been looking for a black shoe, so ikikip ko to. And yesterday as well, lumabas din yung AJ4 na classic Jordan 4 Fire Red. I miss out on that one. I took an L. It was so sad. Yung talaga isa rin ang inaabangan ko dahil nga OG collector ako at saka mahilig ako sa AJ4. But I can settle for this one and see. That's about it guys. Super ganda niya. Yeah, I like it. That's the Yeezy 380 Onyx. Let me know guys what you think. Are you gonna buy one? Do you like the colorway? Worth it ba siya? Yung price nito is 200 pounds. Sa Pinas is like 12,000-13,000 depende sa palitan ng pounds. So in my opinion, it's super nice. Stick siya. First time kong magkaroon ng 380, so this is my first look, lalo na ngayong COVID, hindi masyadong makalabas at walang shop na open. Yeah, I'm really impressed and I like it.
and the quality seems to be alright. Let me know what you guys think. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. And hopefully I see you guys in the next one. Stay safe and peace.